Ang ex mo. Oh my God. Mali pala pag may pera si Kara. Ay, hindi. she gandang Kara. Pero gusto ko pa yung mga Europe levels, mga ganyan, mga America levels. Ayoko! Ayaw mo utangan o ayaw mo? Ayoko mong pag-usapan. Hello mga te at umalog. Ayun po, nagbabalik po tayo sa panibagong challenge video for today. Translator. Siyempre kasama po si Jumong na hilaw, si David Ramo Vlogs. Hello David. Hello. Then ano ko po siya, niyakag ko po siya para hindi siya mag-gadget. Siya pa ang tutulong sa content ko ngayon. Well, itong content po na to, napanood ko po ito kay Bayani at Bayani. Yon. Ang tawag po sa challenge na to ay uutangan o ililibre. Ayan. Siyempre, nakita niyo naman po doon sa nakalaang video ko na si David Remo ay kagaling-galing manlaglag at kagaling-galing gumawa ng mga katanungan. Kaya naman sabi ko, oh, ikaw maghanap ng mga uutangan at ililibre. Kaya naman, sisimulan na po natin to. Hindi ko po nakita kung sino-sino yung mga yun, pero siguro lahat yung uutangan ko. Chok lang po! O, oh, ayan, David. Okay. Sino ang una? Dapat umpong mayaman tayo. Parang mas nahirapan ko. Swab. Anong swab? Please. Oh! Oh! Next swab sa atin. Ah, yung next swab. Ex mo. Oh! Ano ba ito? Ah, si ano, si Riz, uy, tropa po yan. Sobrang friend po yan. Pagka may kailangan kami about ganyan, swab-swab, or anything about health, keme, siya talaga tinatawagan ko. Pero si Riz, ililibre ko yan, syempre. Ay, ba't kaya nag-iwalay? Hindi, ililibre ko siya, kasi ano, yun nga, dahil isang click lang sa kanya, talagang tinutulungan niya ako, ganun. Tsaka nakakahiya na kiniklaim na ex siya. De, tsaka ano po, dapat po, ano, ang mga girls, hindi pinapagastos, kahit tropa. Tsaka lang, hindi, ililibre ko po yan, series, alam niya yan. Nabubudol ako lagi. Okay. Uya mo. Ay, parang wala. Parang may subscription mautangan. Malamang puro libre yan. Libre, libre, libre. Kasi mangungutang pa lang ako, ibubuka ko pa lang yung bibig ko, kuya. Wala yan, nagastos ko na lahat. So, ililibre. Dahil kami po ng kuya ko, magkasundo kami niyan sa labas-labas. Minsan naman, ako yung dinidate niya. Pero mas madalas yung siya, nabubudol niya po ako. Kaya ililibre po natin yan, si kuya. Parang hirap na hirap siya. Si Badjaw. Badjaw, Badjaw. Si Badjaw, Badjaw, ililibre. Kasi kahit mapit-pit na ako, hindi ako makakautang eh. Sobrang galing po ni Jella sa pera, masino po yan. Pagka nga kami-kami, kahit halimbawa magpapalibre na kami kay Kara, sabi niyan, tuto, sayang pera. So, pero feeling ko pag lumapit naman ako sa kanya, papautangin niya ako. Pero ang mangyari, lapit lang, wala pang mapapautang sa ngayon. Ililibre ko na lang po muna siya. Kaya ililibre po, Senyorita Vashti. Mami Kati. Si Tita. Si Tita Kati, ano? Si Tita Kati, ano? Ililibre. Pero kaya ako nagdadalawang isip. Kasi pag nangutang ako, bumunga. Hindi, si Tita Kati, ano yan? Sobrang generous niyang gaganyan-ganyan lang yan. Pero pag may pera yan, ay mali pala pag may pera si Kara. Ay, hindi. Hindi, pag may pera si Tita Kati, nag-ano yan, yung ma-generous siya sa mga tao. Halimbawa, pagka nagpatrabaho siya, gusto niya, dadagdagan mo talaga. Parang feeling ko doon naman natutunan yung ni Kara na itinuro din sa akin yung maging generous sa ibang tao, ganyan-ganyan. Pero pwede ko rin sana siyang utangan kasi parang kangaroo yan eh, nakatago mga pera niyan. Pero ililibre na lang si Tita Kati, ililibre. Boss mo. Sino? Sino ka ba? Sino ba boss mo? Yung boss ko po. Ay, hindi mo ba alam? Boya Bunda. Si Sir, ano po, ililibre. Siyempre. Ililibre ko po siya kasi, ano eh, simple lang yun eh. Hindi naman magarbo. Tapos, tinuturuan niya po kami about the utang, ganyan. Parang sabi niya nga, you live within your means. Kung wala ka pa, eh, wag muna. Kung ano yung wala pa dun sa beyond na capacity na kaya mo. Ay, hindi, siguro kailangan. Tsaka hindi, hiyag-hiya ako dun kay Sir. Minsan, pag bumabati nga ako, nanginginig pa ako. Pero, ililibre ko si Sir kasi appreciative siya, nakakatuwa. Pag may travel ako, pinapasalubungan ko siya kung ano-ano eh. Happy naman siya, mga kitchen, ganyan. So, ililibre ko po si Sir, yun. Francis. Si Francis, utang ko yan. Diyos ko, napakaraming pera ni Francis. Papunta nga yung Colombia eh. Tsaka, basta maraming pera po yun si Francis. Pagka nagigipit po ako, tumatakbo po ako dun eh. Parang di po nauubusan yung kaya utang ako po yan si Francis. Ate Queen Queen. Wala akong mapapala dun. Hindi, si Queen Queen, ano, ililibre, ayan. Kasi,
Si Queen Queen naman, eh ano, parang tropa-tropa kami yan. Yung sister ko po yun, tropa, magkasama kami. Generous din kasi yun, tuto. Yun po siyang nag-aabot ng bills. Pero pag namali siya ng pag binibigyan ng bills, hindi na po nakakarating sa akin. Sa mga ano. Tsaka ano po, madalas din naman siya yung nagsabi natin, libre kita, ganyan-ganyan. Pero syempre, feeling ko naman mas kumikita-kita ako sa kanya. So, ililibre ko na lang siya. Si Charlie. Ah, ililibre ko yan si Charlie. Oo. Kasi ano niya, napakasipag niyan. On the go siya lagi, tsaka parang masarap siyang kasama sa mga bagay-bagay, sa kainan, sa pasyal. Habang maingay yung mga laruan ni Isaac, no? At iiyak po siya. Oo, iiyak po siya. Hindi, si Charlie uutangan. Ay, uutangan! Ay, natawa. Hindi, ililibre ko si Charlie. Because we're all in this together. Ayun. Rocky. Sino ra? Si Rocky Terra? Yes. Ay, parang uutangan ko si Mamsh. Oo, parang yaman-yaman niya eh. Hindi naman niya kailangan ilibre dahil may nanilibre na sa kanya eh. Ay! Oh. Pang, I love your eyes. Hindi, tsaka ano. Utangan ko na lang siya. Si Elyon. Si Elyon? Oh my God! Utang. Pwede ko siyang utangan, pero makikinig ako sa kanya ng mga 1 hour. So kung medyo nagmamadali ako, lilibre ko na lang siya. Hindi, si Elyon ililibre ko kasi ano po siya. Para ko po siyang second na kapatid na lalaki. Oo, paggabi nga dumating ako dito, nakaabang din siya. Tsaka mabait siya sa akin. Oh. Tsaka pag inutangan ko siya, mahirapan ako eh. Oh, mahirapan ako sa kanya dahil yung mga pera niya nakatago na sa iba't ibang bangko. Siyempre, kung utangan mo eh, makikinig ka pa sa mga investment niya. Exacto. Oo, sa mga stocks, kung saan ka papasok, kung ano yung work na ginagawa niya. Eh, time is gold, so ilibre ko na lang siya. Ang best friend mo, Kara. She gundong Kara, ano po siya. Utangan na lang, marami yung pera eh. Sobrang dami na pong pera niyan, pero siguro ano po, ililibre ko na lang po siya. Pangarap ko po siyang mailibre balang araw, pero gusto ko po yung mga United States. Kasi tumangutang ka, baka hindi ka na makabalik dito. Opo, eh. Hindi, pangarap ko po talaga siyang ilibre. Tsaka pagka po ano, pagka po utangan, yanghiya po ako dyan. Kay Francis po ako unang tatakbo bago po sa kanya. Yanghiya po ako sa kanya kasi ano po siya eh. Siyempre alam ko rin yung mga gastusin niya kahit na alam po milyonarya na siya, ganun. So, hindi po ako mamumuta. Pero hindi, ililibre po natin si ano, si gandang Kara. Pero gusto ko po yung mga Europe levels, mga ganyan, mga America levels. Pero marami po akong utang sa kanya, mga 6,270,000. So, ililibre ko po siya. Carlo Remo. Nakakahiya naman. Carlo Remo, ano po, baka ilibre ko na lang siya. Libre ko na lang siya ng parking. Total, nagagawang kami ng parking dito eh. 20-20 lang naman yun. Si Carlo po, pinsan po yun ni David na napakagwapo na napakagaling mag-badminton. Ayun. Hindi ko po alam ba't niya naisama yun, pero sige na lang po. Ako, utangan ba ako? O ilibre? Ay, alam mo, si David, pag inutangan niyo, magbibigay agad niya. Napaka-generous po na ito eh. Parang feeling ko kahit ilibre ko siya, siya pa magbabayad eh. Pero ano to, ililibre ko to kasi nag-iipon eh. Tinuturuan sila mag-ipon. Tsaka ako na siya uutangan pag nakita ko na yung Gcash niya ng mga 6 digits niya. Uutangan ko po siya. So si David, ililibre po yan. Ililibre. Ay, hindi ko pala siya isasabi. Ibiblip ko pala. Hindi ko pala siya isasabi. Okay, ayun po siya. Next po. Sige. Sige. Nagkakarinigan kayo sa ginagawa ng dalawa? Naiya kayo. Parang ano, paano ba? Parang uutangan ko na lang siguro si Richard. Napakayaman na niyan ngayon eh. Napakasipag po kasi. Diba ang tsaga-tsaga niya mag-live? Utangan ko na lang siya ng mga toys. Ibibenta ko ng times 10 na presyo. Uy, bebe, baka naman. si TJ. Si Papa Jackson, ano, ililibre. Oo, ililibre ko siya. Kasi madali lang, mura lang naman ang gulay eh, dahil vegetarian siya. Oo nga, no? Oo, kahit isa-isang okra lang po yun, masaya na ako dun, masaya na yun eh. Hindi, ililibre po siya kasi po, dati naman, pag naglalabasan kami, siya po talaga yung ano, sumasagot. Siya po ang ano, ano ba yung tawag dun, yung nasa puno ng lamesa dahil siya yung magbabayad. So, siya naman po ang ililibre. Kaya ililibre po natin yan si Papa Jackson. Mura lang yan. Ano lang, mga pakbet-pakbet lang. May nabibili na naman sa plastic, 25 pesos. So, ililibre na lang po. Si Kapitana Sis. Ay, uutangan ko yan. My God, si Moms, napakayaman yan. Diyos ko, paparating pa lang yan. Naamoy ko na yung 1,000 pesos. May halibuyak po ng pera yan. Si Kapitana Sis. Kaya uutangan ko po yan. Krisha Uy. Ah, si Bisprin? Si Bisprin. Ah, ano ba? Siguro si Bisprin, ano, ililibre ko na lang siya. Oo. Kasi ano eh, pag pumupunta kami naman sa bahay niya, pinagluluto niya naman kami.
Tapos, ano, nakakahiya lang. Nahiya lang ako mangutang sa kanya. Sabi niya, hoy, nakikikain ka na nga, mangungutang ka pa. Kaya ano po, kaya utangan tuloy, ililibre ko nga po si Krisha, ililibre. Si Ate Sheena. Si Sheena, parang ililibre. Para kasing masarap siyang kasama sa mga ano trip na chikahan, kwentuhan, kainan. Gaya, tsaka nakakaya magpalibre kay Ma'am. Baka mamaya kada punta ko ng energy, oh my God, magtago na tayo, magpapalibre na tong Almira na to. Kaya ano, ililibre si Sheena. Kay Jimbo. Parang ililibre din. Ililibre ko lang siya, gano'n. Nahiya po ako sa kanila eh. Pero parang feeling ko mayaman yan si Sir. Pero ililibre ko pa rin siya. Para pag nas ko siya ililibre, ibibuild ko yung relationship. Mangungutang na ako sa kanya para hindi niya ako matanggol. Na ililibre. Sige, kumpleto natin. Kay Rico. Ay, utangan ko yan. Si Rico baby, napakayaman yan. Feeling ko mayaman siya. Naamoy ko eh. Naamoy ko dollars eh. So, utangan ko yan. Dollars. Okay. Lahat na to ng DJ sa energy. Lindsay. Yun ako, nahiya ako kay Moms, kaya ililibre ko na lang siya. Oo, regalo ko na rin yung bilang happy naman siya para mahiwagaan niya rin ako ng happiness niya sa kanyang forever. Oh. Si Rose. Sino si Rose? Sino ba yun? Wait, sabi mo Rose. Ay, si ayoko! Ayaw mo utangan o ayaw mo? Ayoko pag-usapan. Ayaw na, ito last na. Nako, namin naisip pa siya. At nag-aaway po yung magkapatid sa gilid. Oy! Ngayon na po. Ngayon na. Ngayon dumating na po yung badyaw. Yung love mo. Kala mo kamol. Oh, teka, mag-thank you na ako. Ay, Tuto, thank you so much. Dahil minamanap ka kayo ng gadget, may pang-host na ako. Oy, promote mo na yung channel mo. Mag-subscribe na kayo sa channel ko, guys. And mag-follow din kayo sa Instagram ko. Ayun, makigulo ka na doon. Ayan. So, ayun na nga po. So, ayun na nga po ang ating uutangan o ililibre challenge. Ayan. So, ang masasabi ko lang po, basic na basic, syempre, pag nangirang po tayo, ibalik po natin. At, kung may chance na po tayo, pwede na po nating suplian yung mga taong, alam mo yun, yung maraming ginawa for us, ganun. Yung pagdating ng araw, mabubugbog ko yung mga tao dito. Ang ingay na lang sa paligid. Hindi ko alam kung nagko-content ba ako sa Anne's Quarters. Ako. May children show kasi dito na yung bata. Hindi ko po nabuo yung ano ko. Oo. Hindi, ayun nga. Ang sinasabi ko po, darating din naman po ang panahon na makakabawi po tayo dun sa mga generous din sa atin. Kaya, ano lang, gawin natin inspirasyon yun na mag-push and okay lang po yan as long as napapasaya tayo, mapapasaya din natin sila. So, ayun na nga po. Tama na po ito, utangat at ililibre. Sana po magkaroon na po ako ng maraming pera. At kayo din po na nanonood. Ayan. At dahil nga po dyan, samahan niyo po ako sa aking Kumu para live po tayo magbudulan at umaman po tayo doon. At ipapautang po natin at ipanlilibre sa mga mahal natin sa buhay. Hanapin niyo po ako doon, Almira Shield. Ayan. Siyempre dito po sa YouTube, Almira Shield, Instagram, Twitter, Almira_Shield, at sa Facebook page po, nagre-upload po ako doon ng mga videos ko dito sa YouTube, ayan. And like ka, Almira_Shield, and ayun po. Maraming salamat po, pakifollow nyo rin po si Mama sa TikTok, Mama Snorlax, ayan. Thank you so much everyone, be safe, be happy, be grateful, and this is saying spread kindness. Bye bye!